Ika nga. Ay, teka lang pala, teka lang pala. Anong masasabi mo pala dito na si Sara Duterte pala? Pumunta sa rally. Di ba yung pinagsisigawan nila doon, ano, tanggalin si BBM, ipalit si Sara. Tapos si Sara pumuntang rally. Pero sa akin, ha, hindi naman siya lumutang kahapon, di ba? Hindi, pumunta siya. Pumunta kahapon. Pumunta kahapon. Lumutang siya sa kahapon sa rally, hindi, sa Loton? Oo, hindi siya nagsalita, pero pumunta siya doon, naglalakad-lakad. Nakipagkamayan. May video kasi hindi ko nakita yun sa... Meron, meron. Ito, ito, pakita, pakita. Pakita, pakita, pakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo, ah. Ayan na, you get the point. Pumunta. Pero kung sa akin, kanina nga, ang topic ko sa line, mas maganda mag-resign na siya bilang defense secretary. Ganun, kasimple. Unang-una, kung ikaw'y kumukontra ka na sa administrasyon, medyo iba na ang lihis mo sa Pangulo, wala ka ng dahilan para manatili bilang Defense Secretary. Di ba? Correct, correct. Ang pinakadabis doon, ipaya niya sa Pangulo para magdesisyon ng Pangulo kung sino ang dapat ipalit sa kanya. Yun ang the best. At saka... may kontrabida na sa administrasyon. At sinasabi naman niya, hindi siya kapit toko, sinasabi niya, hindi siya sakim sa kapangyarihan, mag-resign siya bilang defense secretary. Kasi kung at saka ano, manawagan natin sa kanya mag-resign bilang vice president. At saka kuya ninyo, kap, saka kap, si Presidente Bongbong Marcos, pumuntang Germany. Siya pa yung caretaker. Si Sara yung caretaker, pagkatapos, ganyan pa yung ginawa niya. Pangit yun. Ang pangit, di ba? Oo. Bilang respeto na lang sa nagbigay sa'yo ng tiwala na ikaw maging caretaker, na imbes ang mag-caretaker niyan ay ang executive secretary sa katauhan ni Lucas Bersamin, hindi ibinigay kay Bersamin. Pero doon, pagka-traitor yun, bakit pupunta ka doon? Eh, alam mo ang panawagan doon ni Saint Marcos. Sino bang makikinabang? Oh. Diba? Napanood mo ba yung ano? Napanood mo yung sinabi ni Ka Eric? Hindi, hindi. Hindi ko masasabi. Panoorin mo na lang. Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan konstitusyonal na sa batas at pinaka-importante ang kailangan. Iyon ang dapat narinig ni Sara Duterte at gano'n na rin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Iyan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. Inday Sara Duterte! Ayan ha, ayan na pinapanawagan na, na pinuntahan ni Sara. Hindi yung kagabi, no? Ay, nung isang araw to? Oh, kasi yung kagabi, nakaputing damit si Ka-Eric eh. Oo, oh, nung isang araw to, Kagabi. Kasi kagabi, nung nagkasalita siya, naputol si Ka-Eric dahil PRRD. Nagsalita, biglang dumating. Oh. Kaya natahimik yun. Kahapon, naputol lahat sila. Pero sa akin, kung totoong lumutang si... Kasi kagabi, hindi ko talaga siya nakita doon sa live nung ano eh. Nung tabila eh. Ano siya pumunta? Yung may araw pa. May araw pa. Ano pa? Medyo hapon pa. Medyo hapon pa. Pero on the best dito, kung may delikadesa si Sara, mag-resign na siya bilang DepEd Secretary. Yun.
pinaka the best. Sabi ko nga kanina sa live ko, ilabas mo na ang tunay mong saloobin. Kasi, aminin man hindi, galit na rin siya sa Marcos administration eh. Oo nga. Ayaw pa magpahalata, no? Oo. Hindi niya ayaw pa magpahalata eh. Ano yun yan eh? Kimkimin, tiisin, halata sa mga galaw niya eh. Halata sa mga paglabas ng video niya eh. Hmm. Halata, halata na eh. Halata na. Halata eh. Pati yung ano? Halata pa silang doon, hmm, plastic na siyang galawan niya. Hmm. Pati yung ano pa, pati yung statement niya pa kay Kibuloy. Siguro na yun, ayun, napanood mo yun, di ba? Di ba? Sabi na natin, na hindi korte ang Senado, Kongreso. Pero may power ang Kongreso at ang Senado na magpatawag para sa investigation. May power yan eh. Oo nga, diba? Oo nga. Kasi kung talagang sisipot si Kibuloy, hindi hihingi yan ng pabor na 17 katanungan. Ito nakakatawa ha. Sila ang naglabas niya ng 7 katanungan. Di ba? Pero ang ginila yan ha. Kahapon, dininay ni Atty. Topacio. Oo. Tapos sila rin nagsasabi, hindi daw sila nagpipake news. Tapos kahapon, nagsalita yung pangalawang pastor na ang tunay na administrator ng simbahan ng buong organisasyon ay siya, hindi si Duterte. Sa kanya na rin ang galing yung salita na administrator na si Digong. No nga. Ano tapos, hindi ba naman daw, ang sabi naman, oo, kung may mangyayari daw kay Kibuloy, sakalan daw si Duterte yung yung hawak. Eh, iba naman yung sinabi nila nung nakaraan. Di ba? Nung paglabas, tapos, si Duterte na kaagad. Nakakatawa kahapon. Bumili ba ko kahapon kay Congressman Frank Pumarin? Ayan, oo. Si Pumarin, kakilala ko personal. Mas mayroon rin, di ba? Nanood ako sa kanya ng mga ano niya, hindi ganun medyo galaw, galaw niya dati. Pero kahapon, ang galing ng ginawa niya. Chairman, ilang beses na ba natin siyang pinatawag? Ilang beses na ba natin siyang inatem na ganito? Nakailang hearing na ba tayo? Mm. Eh kung talagang sisipot yan, sisipot. Tinanong niya pa yung mga ano, yung panig ng grupo ni Kibuloy. Ang sagot niya eh, ang lalayo sa sagot sa mga sinasabi. Tapos, ang nakakatawa pa rito, kahapon sa sinabi sa Congress, sa House Committee ng franchise, hindi na daw kailangan si Kibuloy umatin, mga ganun-ganun. Kasi nga, hindi na daw si Kibuloy ang nagdidikta, hindi na daw si Kibuloy ang nangangasiwa. Sinong gagong naniniwala na nun? Eh, halos lahat ng membro niya, alam siya ang nangangasiwa. Kaya nga. Di, tsaka ano? Alam siya ang may pagmamayari. Eh, dapat kung hindi na siya nangangasiwa, sabihin niya dapat sa franchise o sa MTC, hindi na akong nagmamanage niyan. Ito na. Ganito, ganito, ganyan. Eh, ba't din nila pinapaalam? Nagpalit lang ata sila 2022, di ba? O 23? Ito lang eh. Bago-bago lang eh. Kaya nga, tapos sasabihin ni Kibuloy nung statement niya nung isang gabi, hindi daw sila politiko, hindi daw sila nakikialam sa politiko. Hindi, pero ito ninyo. Alam mo, pinaka-dabis nito sa gobyerno, at kay Risa Honteveros, kalkalin ang lahat ng property ni Kibuloy. Kalkalin. Totoo. Kanino property yan? Paano niya nakuha? Paano niya nabili yan? Paano napunta sa kanya? Mukhang doon nata papunta eh. Hindi, yun mukhang doon. Yun ang pinaka-dabes. Kasi ako, ito hindi ko sinasabing oo ha. Hindi ko sinasabing totoo. Isang opisyal ng gobyerno, ilalagay mo sa ganyang pwesto bilang administrator, tapos kakilalang magkadikit, hindi mawawaring isipin na magkasabwat. Yes. Hindi kaya dami ang kawit yun. Parte siya ng... Dami. Oh, leader ako ng gobyerno ngayon para hindi masilip na sa nagaganito. Dali ko, community ka. Sa'yo muna ipangalan yan. Di ba mga ganon? Mm. Di ba? Pwedeng ganon.
Piling ganon. Pero hindi ko sinasabing ganon, si, ano ha, yung presidente dating Pangulo. Pero hindi malayong ganon ang iisip. Pero kasi ko, ano eh, sa dinami-dami, bakit siya? Wala ba siyang, di ba? Wala ba siyang ibang katiwala? Pero blessing this case, yung nangyari kahapon, na hearing, bakit? Doon na paamin na ang totoong administrator, hindi si Digong, yung pangalawang pastor. Si Jacobo pa rin. Oo. At doon, may bumaranga sa kanila na congressman na babae, parang tomboy yun eh, na, bakit ikaw? Anong meron sa'yo? Anong meron sa'yo? Diba yung naka-Amerikana na babae? Oo, nakita ko yun. Oo. Anong meron sa'yo? Bakit ikaw? Diba? Kaya nga. Ang ganda nung sagutan kahapon eh. Ang ganda dun eh. Alam mo, ang nakakawa ako kay Atty. Topacio, hirap na hirap siyang magdepensa sa ngalan ng pagiging abogado niya. Ako na lang po ang humihingi ng paumanhin sa kliyente ko. Pero magaling siyang abogado, no? Napansin ko magaling siyang abogado. Oo. Hindi, ano sa kanya yan eh. Practice niya yan eh. Trabaho niya lang talaga kasi yan. Pero magaling siyang abogado. Oo. Yes. Kita ko yung paano siya mag-reasoning eh. Ang layo kay Tolentino eh. Si Tolentino medyo mahina eh. Mahina ano talaga si Tolentino. Ano nung nakaraan, hindi mo masisisi si Senator Francis Tolentino na mag-resign bilang Blue Ribbon Committee. Kasi masasagasaan niya mismo si Digong. Ang sabagay. O nga, no? Ah, oo. Kasi kapag pinasok yung AMLAC. Sabi ko noon. Oo, pag pinasok yung AMLAC. Hindi mo masisisi si Francis Tolentino, masasagasaan niya sa committee hearing na yan, ng Blue Ribbon Committee. Bawas boto sa kanya yan. Diba? So ibig sabihin na parang natutunugan na talaga nila, no, na doon na talaga papunta yung yung sitwasyon ni Kibuloy, no? Yes. Pero ako naniniwala ako diyan, ang gawin dapat ng Senado, imbestigahan ang lahat ng property ni Kibuloy. Imbestigahan 'yan. May matutuklasan 'yan kung saan nagmula 'yan. Matutuklasan. Sabi nilang harassment kay Kibuloy, hindi harassment yan eh. Balikan mong mga kaso, kanina lang pa ba yan nangyari? 2018 pa nga yun. Kung inayos si Kibuloy yan nung panahon ni Digong, 100% hindi na iinit ang ganito yan kung hinaraparap niya lahat yan. May mahirapan siya talaga doon kasi Amerika nagkaso. Mahirapan siya doon kasi naging kampante kasi si Kibuloy nung panahon ni Digong. Oh. At kampante rin siya ngayon sa Marcos administration dahil ang katwiran niya sumuporta siya ganito ganyan. Hindi mangyayari ito. Ayun, nagkaleche-leche. Eh, ang problema kay Bongbong Marcos, pinabayaan niya lang. Sige, magbistiga kayo diyan. Bahala kayo diyan. O ganun yung ginawa ng presidente ngayon. Tapos yung sinasabi ni Ka Eric kagabi, na pinababayaan lang daw ni BBM kagabi. Sinabi niya na ang Kongreso, ganito, Senado. Hindi ba siya? Ano ba siya? Separate ang executive branch. Separate ang judicial. Separate ang Kongreso. Oo, totoo yan. May kanya-kanyang kapangyarihan yun. Pag nakialam si Marcos doon, din na-impeach yung mama. Unconstitutional yun eh. Oo. Ano niya ba sinasabi niya? Impeachable ground yung ano eh, correct, yung unconstitutional eh. Oo. Ano pa kaya naman ng pangulo yun? Di na impeach ang pangulo rin. Diba? Kaya nga. Di ba siya tangin na harassment? Kasi kung harassment yan, sana bago lang yung issue. Sana ngayon lang yun nangyari sa panahon ni Marcos. Totoo yan. Hindi, matila mo yung record kung gano'n pa nangyari yan. Pati yung kaso na ano? Biyerno ngayon, ha? Pati yung kasong na dismiss, 'di ba kay Duterte din 'yan? Yes. Binuksan ngayon ni Rimulya. Kung ano man ang nangyayari kay Kibuloy ngayon ng mga kasong negative, pinapatupad lang ng gobyerno ang batas. Na dapat yung gawin ng trabaho. Kasi nung panahon ni Digong, pinagtakpan siya ng pinagtakpan. Pinagtakpan siya eh. Halimbawa mo na lang ako, na-aresto ako sa Baguio, di ba? Walang nakakanti sa akin pulis doon. Hindi ako pinasok yung selda. Dahil tawag ang Malacanang.
Simple vlogger lang ako noon, ha? Eh, yung pakiskibo noon. Kaya nga, kaya nga. Ako ng Malacanang noon. May pumupuntang taga DOJ sa akin nung panahon ni Digong. May taga Malacanang na abogado. Nakapag-Facebook live pa ako doon, mga ulol, nakakulong ba ako ito? Nakakulong ako, nakipasok ko. Pinakiusapan lang ako ni Kernel Ibain. Yo, huwag ka nang mag-live. Mayayari ako dito sa sa'yo. Mahirapan sila lalo. Di ba? Kung ako ko, karaniwang vlogger ng panahon ni Duterte, hindi nila ako nilaglag, hindi nila ako pinabayaan. Yung pakiyang isang kibuloy. Todo depensa sa akin ng mga yon. Oh, okay, eh mas may check ngayon. Mag-check ngayon kung saan lang galing yung bail ko doon. Oh. Hmm. Malalaman yung record kung sino nag-bail at saan nagtatrabaho yung tao. Oh. Hmm. Ang konektado ng panahon na yon. Oh. Hmm. Di ba? Eh, sinasabi ko kay Byron, huwag tayong mag-ululan, banat bay. Mag-check tayo ng bank account natin kung sino nagpapadala sa atin at saan connected yung nagpapadala sa atin. Magkakaalaman yan. Kasi nga, mabukingan. Mm. Eh ako, pagbigyan ako ng pera, ay, masama, tumanggi sa kwarta. Lumalabo ang paningin. Wala akong patutupan pag walang pera. Yan ang matutuwanan niya. Ang kinagatwiran ko ngayon, Takero, sinabi ni Digong, suportahan ng bagong administrasyon, yan din ang sinabi ni Isko, bilang supporter, sumunod ako sa dalawa na sinuportahan ko. Yun ang totoong supporter. Sumusunod na sinasabi nung ano, para sa ikabubuti. Ngayon, kung minag-awayan na sila, abay, teka, labas ang issue niya sa awayan ninyo. Di ba? Mamimili ka ngayon doon kung saan yung sa tingin mong tama. Ganun na. Sa akin, sa administrasyon ako nakaupo. Bakit? Mahirap sumama sa nakalubog. Baka sama-sama lumubog lahat kami. Ito na lang nakakatawa kahapon, ha? Nandoon si Digong, dalawang senador, ay tatlong senador, bakit yung iba hindi nagsalita na? Dapat full force lahat sila doon. Dapat full force lahat sila. Diba? Bakit wala yung iba? Wala sila Tolentino, no? Tolentino, wala. Pero tanggalin na nila yung salitang prayer meeting, yung prayer rally, tanggalin na nila. Hindi prayer rally ang matatawag dun eh. Pero tingin ko ninyo may ano pa yan. Meron pang kasunod yan. Hindi lang yan yun. Ang basa ko lang dyan kahapon, para pag pinamumukha nila na may pwersa kami. May ganun. May pwersa kami. Pagpapakita lang ito. Mga ganun, yun lang nakikita ko sa kanila. Sa pananaw ko, ha? May pwersa kami. Pero parang hindi eh. Kasi ang sabi nila, 50,000 daw yung pumunta, pero 800 lang. Alam mo yun, di ba? Andun ka nung unang araw, ata eh. Oh, ang luwag. Mas ang nakakatawa, baguhin nyo ng istan nila, pag sinabi yung prayer meeting o prayer rally, hindi ganyan ang sinasabi, resign. Hindi prayer rally yun eh. Kadimonyohan yan eh. Ang linaw sa Biblia, di ba? Walang sinuman pamahalaan na hindi nang galing sa akin. Nasa Biblia yan eh. Di ba? Pero sila maka-Diyos, maka-banal, pero hindi nila naunawaan yung sinasabi sa Biblia na walang sinuman pamahalaan na nagmula sa akin. Hindi nila makita yun. Hindi nila mabasa. Di ba? Nakakahiya. Tapos ito pang makakatawa, nagpapakilala sila na sinasabi nila sa mga comment, tinuro daw sa kanila ni Kibuloy magagandang asal. Di ba? Pagmamahal sa kapwa. Pero matatawa ka sa mga comment section, sa mga Facebook account nila. Pag binius mo, simbahan nila, puro katarantaduan ng mga comment, kaululan, puot at galit. Kung sasabihin nila, pagmamahal, hipokrito. Paano ka matatawa eh? Di ba? Paano ka matatawa sa kanila eh? Ito, may nag-commento. May budget pa sa DepEd. Pag naayos na ni Sara yung order para sa next pasukan, resign siya. Hindi, ang pinakadabis niyan, delikadesa, magkusa na siyang bumitaw. Yun ang pinakadabis. Mm. Ipakita niya na
Kasi hindi ito kasi yung problema dito ninyo eh. Kung magre-resign siya, tapos gusto niya maging presidente presidente sa 2028, matutulad lang siya kay Lenny. Walang budget. Ay nang paghahandaan niyan eh, budget eh. Kasi ano eh? 'Di ba? Kung maliit ang budget ng vice president. Maliit. Hindi tulad sa DepEd, 800 million ay 800 oh. billion. DepEd 800 billion yung budget ng DepEd. Di ba? Kaya ang pinakatapis diyan, mag-resign na siya. Di ba? Mag-resign na siya. Ibigay ang DepEd sa ibang nakarapat dapat. Alam mo pinakadabes? Mag-resign na si Sarah sa DepEd. Yun. Ang pinakadabes. Kung hindi, ang galin na siya sa DepEd. Bakit? Magagamit niya ang DepEd para sa mga activity nila laban sa gobyerno. Tama. Yun ang pinakadabes. Tama yun. Anong ginawa ni GMA? Ni Gloria Arroyo? Nung inado kay ERAP ang pwesto. Kay ERAP. Kataan, rally. Di ba? Under niyan, di Islamon yun eh. Lahat ng charity. Sige, buhos. Di ba? Yun ang dabes, tanggalin si Sara. Bago mangyari na magamit ni Sara yan. Di ba? Oo nga, no? Yung simpatsya ng tao, no? Makakuha pa siya ng simpatsya ng tao sa ganyan, no? Yes. Kaya yun ang pinaka-dabes. Ako, experience ko na pinaglingkuran ko ilang pangulo na. Gloria Arroyo, Pinoy, Rigong. Ngayon, Marcos, apat na. Kaya paano nakakuha na ako ng experience dyan eh. Alam mo na yung galaw eh. Oo. Na ako ng karanasan dyan. Kaya alam ko na rin kaya paano o paano ang diskarte yan dyan. Pero, yun ang pinaka-dabes. Yun ang pinaka-dabes. Diba? Pero parang ano naman? Parang makapal naman ang mukha ni Sara. Parang hindi. Kakapit yan eh. Malaki budget ng DepEd eh. Hindi. Magandang bagay yun. Almost 1 billion. Napapakita talaga. Diba? Pag ako makulit, putang ina, mag-i-interview ako ng mga public teacher eh. Mag-i-interview ako eh. Maraming nabibisit sa kanya ng empleyado ng teacher. Ah, talaga? Kay Sara? Ang kula ang mga mukha nun eh. At hindi na siguro eh. Pag ako mabwisit dun, mag-i-interviewin ko yan eh. Diba? Eh, yun ang pinaka-dabes. Magkaisa tayo na panawagan, resign Sara as DepEd Secretary. Yun. Yun ang pinaka-dabes yan. Hashtag, resign Sara DepEd Secretary. O nga, no. Simulan kaya natin mga vlogger yung ano na yan. Yung hashtag na yun. Pinapahingayin natin. Kasi magagamit niya ang DepEd eh. Magagamit kayo sa mga rally. Kaya ako na lang ha. Doon na lang. Sa Luton, ano yung mga nasa front ang video nila? Puro mga bata yun. Hindi natin malaman. Kung estudyante ba mga yun? Yung mga ng edad, alam ba ang usapin politika? Kaya nga. Alam ba nun? Diba? Kaya kung nga nasabing resign Sara sa DepEd, kasi bakit may mga kabataan doon sa rally? Na walang alam sa rally, sa politikang issue yan. Bakit hinayaan nila doon? Ipinuprontan nila sa harapan. Eh kung magkagulo doon, kung biglang sakaling nasa grupo din nila na may maghangis na kung anong bomba doon, palabasing gawa ng Malacanang, no, hindi Malacanang may gawa. Bibintang. Diba? Oo. Oh. Diba? Kawawa yung ano doon, na sacrifice sa buhay ng isang estudyante. Diba? Mali yung napapakilali si Sara o mag-resign siya bago magamit ang kabataan doon sa Hakutan Brigade. Ang kabataan mapusok eh sa ganyan aksibinadis eh. Diba? Mapusok ang kabataan. Pero dapat yun ang gawin, tanggalin yan.
o magkusang resign siya. Pero, walang mangyayari, hindi yan mag-resign bilang vice president. Eh, di nawala siya ng power. Di wala siyang immunity. Totoo yan, totoo yan. And secretary, yung the best, tanggalin siya. Tanggalin siya. Parang ano kasi, no? Parang... yung actually tama ka nga talaga doon, no? Kasi una kasi budget, malaki yung budget, tapos yung impluwensya, yung impluwensya sa kabataan nagagamit niya rin. Yes. Syempre tapos yung budget niya pa, 'di ba? Pwede niyang pwede siyang kumupit yes. Doon eh para pang eleksyon ni. Eh. Yes. Pwedeng ganoon eh. Diba? Tapos kaya, yung ano, yung 400 ba 'yon? 400 na security niya. Ed secretary. 'Di ba? Tapos 433 ba 'yon yung budget sa ano niya, tauhan niya? So medyo ano nga rin talaga 'yon. Malaking bagay 'yon. Matanggal si Sara sa DepEd. Kasi hangga't siya diyan, tanggilid niya si BBM, makakakuha ng simpatya 'yan. 'Di ba? Pero malaking bagay din, hindi makukuha ni Sara ang mga private school kagaya ng mga Katoliko. Kasi ang ang simbang Katoliko galit sa administrasyon ni Duterte yan eh. Oo. Yung mga private. Malabo na rin nilang makuha ang simpatya ng Dilawan. Ay, sobrang labo. Dilawan, ang Marcos administration, ikumpara mo kay Digong. Sobrang labo. Diba? Sobrang labo.